Hinihiling ng ilang sektor na repasuhin na ng DFA ang kanilang protocol sa pag-aasikaso sa mga OFW na nasa death row. Ito'y para maagapan ang iba pang Pinoy na nasa bingit ng kamatayan sa ibang bansa. Yan ang Bandila Extra mula kay Ron Gagalak. This is a miracle. Milagro nga daw maituturing ang pagpapaliban ng firing squad kay Mary Jane Veloso sa Indonesia. Pero hindi raw pwedeng palaging last minute ang gobyerno sa pagsasalba sa buhay ng mga Pilipinong nasa death row. Panawagan ng grupong migrante, dapat dagdagan ang pondo ng legal assistance para makakuha agad ng magaling na abogado ang Pilipinong naaresto. Kung ha-hire tayo ng lawyer, is $10,000 per case. Eh magkano lang naman budget ng ating gobyerno? There because we are... Sabi ng dating ambassador sa UAE na si OFW Party List Representative Roy Senyeres, malaking susi din ang mga ikikilos ng nakatalagang ambassador sa mga bansang may Pilipinong nasa death row. Day one pa lang, dapat ang highest official of the Philippine Embassy na mismo, ang personal na makialam. So therefore, kapag may nabitay dyan, nagkulang tayo. We will be sending a very strong signal to the president of the host country that we care so much for this Filipino. Si Senyeres ang naging instrumento noon para mapatigil ang dapat sana'y pagbitay noon sa tatlong OFW sa Middle East, kabilang si Sara Balabagan. Sa opisyal na listahan ng DFA, nasa 88 ang Pilipinong nasa death row, pinakamarami sa Malaysia, na sinundan ng Saudi Arabia, China at Amerika. May tig isang Pilipino naman na nasa death row sa Kuwait, Thailand at si Mary Jane Veloso sa Indonesia. Nasa kalahati ng mga Pilipinong yan nahuli dahil sa illegal na droga. Halos kalahati naman, murder ang naging kaso. Hindi pa nahahatulan si Rose Dacanay Policarpio sa Saudi, pero murder din ang kaso ng 25 taong gulang na OFW na may parusang kamatayan kapag napatunayan. Napatay umano ni Rose ang amo nitong Lebanese, pero sa kwento ni Rose sa pamilya, mga magnanakaw ang pumatay sa kanyang amo na tinangkapa siyang gahasain. Sana daw mabigyan na ng atensyon si Rose para hindi na masama pa sa pila ng mga bibitayin. Ang sumbong ng anak ko wala daw. Kaya nga nakikiusap siya, Mama, please naman, ano na nangyayari sa kaso ko? Within 2 years, wala silang maisagot sa akin kundi on process, under investigation. Pero sabi ng DFA, simula pa lang ng kaso, nakatutok na ang embahada hindi lang sa kaso ni Rose, kundi sa lahat ng nasa death row at iba pang ongoing na kaso ng mga Pilipino sa ibang bansa. Wala rin daw tigil ang pagbisita ng embahada sa mga kulungan at pakikipag-usap sa mga pamilya. Ron Gagalak, ABS-CBN News.